Maraming salamat po at welcome sa forum na ito. Ngayong gabi ay tatalakayin sa ating harapan ng ating mga leader kung ano nga ba talaga ang naging achievement nila sa pwesto nila sa loob ng 100 araw. Palakpakan natin sila. Magandang gabi po sa inyo, mga kababayan ko. Ang aking pong mga achievements, ang achievements ng mga Rubio ay hindi mapapagkasya sa loob lang ng 100 araw dahil alam po nating lahat, napakarami nito. Andiyan ang mga eskwelahan, mga daan, patubig at kung ano-ano pa. At ngayon po, dumadami ang mga foreign investors na gustong magtayo ng mga industry dito sa atin. At may ipinapangako pa po ako sa inyo, mga kapwa ko sibilanos, ang inyong gobernador ay magpapatayo ng isang moderno at malaking provincial hospital dito sa Sibilan. At yan po ay gagawin natin sa tulong ng aking anak na si Congressman Anton. Let's hear it from Congressman Anton. Salamat. Bilang congressman ng inyong bayan, alam kong naiisip ninyo na baka kung saan lang ginagamit ang pondo na natanggap ko sa Kongreso. Ang lahat po ng perang yan ay accounted for bukas sa mga libro at kahit sino po ay pwede silipin kung saan napupunta ang pera ng bayan. Yun po, kaya po tigilan na natin yung intriga ng political dynasty. Alam po nating lahat, ang pamilya Rubio ay malinis at marangal. Mayor Joseph Santiago? Magandang gabi pa sa inyo. Itong nakaraang linggo, bumisita ako sa isa sa mga eskwelahan na pinapondahan ng ating mahal na gobernador. At dahil sa nakita kong kaawang-awang kalalagyan na aking alma mater, ang ginawa ko ay pinaimbestiga ko lahat ng public school sa Lagros. Ngayon, dito namin nalaman na halos walang pondo na punta sa pagtatayo at pagre-repair sa mga eskwelahan ito. At kinausap namin ang ilan sa mga teacher doon, nalaman namin, pati ang kanilang sweldo, naka-pending din. Ngayon, bukod dyan, dumako naman tayo sa mga daan na pinagawa nitong nakaraang taon. Tingnan po natin to. Yan. Sigurado naman, pamilyar kayo sa mga daan yan dahil araw-araw po natin dinadaanan yan. Nakikita nyo naman, oh, putol-putol ang mga sementadong daan. At hanggang ngayon, may nakapending pangkaso sa COA kung saan ang mga rupo. Sandali lang. Huwag kang basta magsasabi ng kung ano-ano dahil sinasabi ko sa iyo, Totoy, Joseph. Nililinaw ko, yung sinasabi mong kaso sa COA ay dismiss na po dahil wala pong nakitang anomalya. Dahan-dahan ka sa pagsalita, Mayor Joseph. Hindi po dinismiss ng COA. Dinismiss na. Hindi pa po dinismiss ang kaso. Na. Magbasa ka kasi ng dyaryo. Nilinawin ko lang po. Ka ng balita, dinismiss na yan. Dinismiss na po yan, mga kababayan. Ang sabi po ng COA, iimbestigan po nila ito na mas maigi para lalo lumakas ang kaso laban sa anomalya. Ngayon, bilang mayor ng Lagros, gusto ko pong imbestigan yan. Imbestigan mo. Sige, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi po ako natatakot dahil wala po akong itinatago. Dismiss na po yan. Meron pa isa ko. Gusto ko rin ngayon ipaimbestiga ang balitang may illegal logging operation ngayon sa bayan ng Laon. Logging? Mayor, sigurado ba kayo? Well, meron kaming reliable sources na lumapit sa amin at inireport na malaking bahagi nitong illegal logging operation ay binigyan ng sikretong permiso ng ilang opisyal ng gobyerno. Tayo muna, Mayor Joseph. Ako bang pinatutungkulan mo? Pinararatangan mo ba ako? Ah, Mayor? Anong gusto mo? Magkasubukan tayo? Saan gusto mo? Sa korte? Gusto mo? Dito mismo? Anong gusto mo? Mano-mano? Wait lang po. Ha? Cop, Mayor. Oh, bakit naman napaka-defensive ang ating governor? May sinabi ba ako siya ang punot dulo nito? At tinatanong ko lang naman kasi, kung talagang alam ni Gob ang kanyang sinasakupang probinsya for 20 years, oh, ba't nakakalusot to? Alam mo, bastos ka, walang hiya ka. Kasi wala pang napapatunayan. Kaya ang ginagawa mo, naninira ka ng nagawa na ng iba. Eh, kaya nga po nagtatanong eh.
Dahil sa sobrang tagal niyo po nakaupo sa pwesto na yan. Pero bakit hanggang ngayon, tayo pa rin ang isa sa pinakakulerat na probinsya sa Pilipinas? Hindi na po biro ang illegal logging dahil napakalaking pinsalang ang magagawa nito. At sabi ng mga experts tungkol dyan. Sino expert? Sino yan? Kayo-kayo lang yan eh. Ang sabi ng mga experts tungkol dyan, sino expert? Dahil sa pagkakalbo ng rainforest natin sa Laon, posibleng ito maging sanhi ng disaster kung sakaling tamaan tayo ng bagyo sa bayan natin. Lalo na ngayon, may climate change na nangyayari sa nangyayari. Alam mo, nagbalik ka lang dito para manggulo. Magtututuro ng kahit na sino para maipaghiganti lang ang tatay niya na matagal ng patay. Na namatay dahil may utang na malaki na hindi binayaran. Pabayaan mo ako, katulad ka rin ang tatay mo. Magtututuro ng kahit na sino nang walang basihan. Eh, ba't alam na alam mo? Hindi kayo may kinalaman kayo sa pagkamatay niya? Ha? Tato nga! Bakit? I can sue you in court! Mali ba ako? Kumanta ka! I'll sue you in court! Kumanta ka! Tarantado ka! Tarantado ka na! Tarantado ka! Kumanta ka! Gob, ano po masasabi niyo sa mga paratang ni Mayor? Those are very, very grave accusations. Ipapakain ko sa kanya lahat ng mga sinabi niya. Pangako yan.